Hello Virgo, Sun Moon Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. By the way Virgo, yung reading natin po is the next 3 months na reading. This is for January, February and March. Medyo nahuli lang ako ng konti dito sa paggawa ng reading na to dahil sobra tayong busy. Tingnan natin ang mga mensahe ninyo or energies no na maaring bumalot sa inyo sa tatlong buwan na ito. So, paunang message ninyo, difficult times. Be on your guard against chaos as unforeseen parents or emotional upheaval are foretold. Kaya, dapat maging vigilant kayo, Virgo. Dapat mapagmatsyag kayo. Dapat gamitin nyo dito yung inyong intuitive abilities para maramdaman ninyo, no? If there is something off with the situation, then you can think ahead. Diba? Kung ano ang nararapat ninyong gawin para maiwasan, para hindi kayo maapektuhan yung mga gano'n, no? Dahil marami pa tayong magagawa para makontra natin ang mga difficult times na yan. Property, a property purchase or sale for many but hate security concerns in any transaction. So this is a beautiful warning para sa inyo Virgo, no, na merong ganitong sitwasyon. Kasi maaring nagbebenta kayo ng property or maaring bibili kayo ng property. And this is a warning for you na bantayan ninyo, basahin ninyo mabuti, lalong-lalo na ang mga dokumento no, na papipirmahan ninyo. Make sure na before you sign the paper, talagang binasa na ninyo from top to bottom, left to right, no? And even the tiniest prints no, na meron sa papeles na yan, make sure na basahin ninyo para sigurado kayo sa kung ano ang inyong pipirmahan. Kasi hindi nyo alam, no? Huwag kayong masyadong nagtitiwala, no? Kahit kakilala ninyo yung nagbibenta sa inyo o yung binibentahan ninyo, but still, make sure na binabasa ninyo ang dokumentong pinipirmahan ninyo, okay? What else? We have sexuality, existing relationships could find a new passion and heightened sexual attraction. So maybe mas magkakaroon kayo dito ng mas maraming oras with each other, quality time with each other ngayon, ano? Opportunities for marriage also in good family life are strong, no? So that's really good. But if single naman kayo, mag-ingat din kayo sa mga temptation dahil maaring madrag kayo into trouble dito or maaring ikasama ninyo yan, no? A child will also bring great joy, so maaring ang iba sa inyo is welcoming a new baby, maaring manganak kayo or maaring person ninyo, no? Or maaring someone close to you, someone siguro sa pamilya, no? Are welcoming a brand new baby, so congratulations. What else? For Virgo, we have grounding, go deep, explore your roots. Ayan, so most likely, ang iba sa inyo dito, pagod, or maaaring marami kayong iniisip, nai-stress kayo, so maaaring ganun. Kaya you are being invited here to ground yourself, okay? We also have impasse, reflect and redirect your energy. Kaya kailangan ninyong mag-ground. Kailangan ninyo ng reflection mode dito. Nang sa gayon, makapagmuni-muni kayo. Mag-isa muna kayo para nang sa gayon, makapag-isip kayo ng mabuti. Okay? Because maybe you are focusing on something ngayon that is not serving your highest good. Or maybe it's not supporting your soul's growth. Kaya you need to do some kind of reflection para ma-realize ninyo na you need to redirect your energy into something else na mas makakatulong sa inyong sitwasyon. What else? We have uncovering treasure. Ayan. So, most likely, ang iba sa inyo, ang feeling ko dito, opportunities ito. This could be dahil maraming gold, maraming kayamanan. So, feeling ko, ano to, yung madidiscover ninyo dito is a lucrative opportunity, no? Related to your money, career, and finances. So, congrats and good luck! Tignan natin kung ano pa ang para kay Virgo sa next 3 months or sa first quarter of the year. We have transformation. Be open to change. Ayan, napakaganda sa feeling ko, no, personal transformation ang uunahin ninyo dito, Virgo. Maaring may mga realization kayo dito na may mga parte ng sarili ninyo na kailangan na ninyong baguhin. Maaring long overdue na ang change na yan. Kaya most likely, you are really going to take action now para magkaroon na ng adjustment, magkaroon na ng positive change ang kung anumang
area ng buhay ninyo yan. So this is really beautiful. Sinasabi din dito sa iyo na be open to change. Kaya maaaring ang iba sa inyo din dito, no? Virgo, maaring hindi kayo sanay sa pagbabago, maaring hindi welcome 100% sa buhay ninyo kapag merong pagbabago. Kaya iniimbitahan kayo dito na maging bukas kayo sa pagbabago, because maybe kung ano man ang magbabago na ito sa buhay ninyo, this is talagang siguro matagal na tong dapat nangyari, no? Kaya ngayon, dapat wala nang resistance, kumbaga, no? Just embrace the change. What else? We have self-love. Love yourself, Virgo. Magpakita kayo ng pagmamahal naman sa inyong sarili. Maybe you are being too hard on yourself. Maaaring talagang sinasagad ninyo ang inyong energy, ang inyong oras, no? And maybe wala kayong panahon para sa sarili ninyo. Maybe wala kayong panahon para alagaan ang inyong sarili. Mag-enjoy naman kayo, yung mga ganon, no? What else? We have dreaming. Be aware of your dreams. Ayan. So, napakahalaga reminder ito, because maybe may mga mensaheng pinapadala sa inyo ang inyong spirit team, ang Panginoon, ano, mga angels ninyo. Mahalagang impormasyon yan na pinapasok nila sa inyong panaginip. Kaya, kung nanaginip kayo sa gabi, make sure na pagising ninyo kung ano ang naaalala ninyong elements sa inyong panaginip, make sure that you write them down. I-decode din yung ibig sabihin ng mga elements na yan, because that is your guide, no? Magagamit din nyo yan sa pag-navigate ninyo ng mga current situations ninyo or for the future, no? What else, Virgo? We have Knight of Wands. You're definitely going to take action now. Maybe, ano to? Dito yan, related sa transformation na to. Maybe you're going to realize na it's about time na talaga na baguhin na ang ibang sitwasyon sa buhay ninyo. So maybe you're going to, ano na, take action and make things happen. No? Yung ganun. So what else? We have Three of Swords. Ayan. So meron ditong ano, heartache, heartbreak na nangyari sa iba sa inyo dito, no? Maaring related yan sa person ninyo. Maaring meron kayong sitwasyon dito in the past. Nangyari na to, tapos na to eh, no? Tapos na to. Wala nang fresh blood sa card na nakikita tayo. Kaya most likely, tapos na to. At parang siguro ngayon, ang kaya din meron tayong self-love, kasi maaaring you've been so focused on this person tapos sinaktan lang kayo, no? Kaya ngayon parang sinasabi sa inyo na unahin niyo muna ang mamahalin ng inyong sarili, no, bago kayo magmahal ng iba, no? Mag-focus muna kayo sa self-love sa ngayon, dahil parang matuto na kayo, learn from your experience, no, na kung ano man ang dinulot na sama ng loob ng ito, ng heartache na to, na kung ano man ang sitwasyon na yan, ano, maging aral na yan sa inyo, no? At ngayon, unahin nyo muna ang inyong sarili. Mahalin nyo muna ang inyong sarili before you love others, no? What else? We have Ten of Pentacles. This is, ano, family legacy, inheritance, financial future for the family, yung mga ganon ang ganap, no? Maring merong pag-uusap dito ang iba sa inyo regarding mana, no? Maring yan ang dinidiscuss ng inyong pamilya. Maring naghahati-hati na kayo ngayon ng kung ano man ang mga mamanahin ninyo, ano yung mga naka-assign para sa kung sa bawat isa, no? Maring inaalam nyo na yan ngayon. Maari din na ang iba sa inyo dito, Virgo, nandun na rin kayo sa puntong nakapag-ipon din kayo, no? Maaring sa ngayon, sa inyong kalagayan, maybe you'd be able to provide financially na for the future pa, 'di ba? Hindi lang sa ngayon kundi for the future as well. Parang kayang-kaya niyo nang ibigay o suportahan ang mga pangangailangan ng inyong pamilya. So maaring nakapag-ipon na talaga kayo, no? Yung ganoon. So good luck, Virgo. That's all I have for you for the next 3 months. Thank you for watching. Love and light. Namaste.